morning po mga sir. Schedule for today at 10:30 meron po kayong meeting kay Mr. Dan and lunch meeting po kay Ma'am Velasquez. Okay. Dadala rin kita sa hospital. May larasang si mami pero babawi tayo. Kagandi tayo, mag-apply ako. Nanakawan ko siya or kukuha ko na kung anong bagay na pwedeng ibenta. Total, wala ka naman nakuhang pera nung pinaalis ka nila, diba? Mahirap. Mataas na tao makakalaban natin. Baka makulong pa. Gagawa ko na ibang paraan. Madam, this is the resume of our applicant. You may take it, sir. Why do you want to be my secretary? Aside from privileges of being your secretary, I also admire you for being a good leader. You lead by example. And I wanted to become just like you, sir. That's all. As far as I know, my company is the home of the most excellent women in industry. Are you sure na babae ka? Babae ba talaga ito? Pagmukha ba din? We have done a solid background check, madam. Pero kung gusto niyo pong makasigurado, kayo po ang mag-check para sa sarili. No need. I need the secretary as soon as possible. You are hired. Thank you, ma'am. Can we now discuss the terms of my employment? No. My company, my rule. Just do your job. We have many to discuss, pa, ma'am. Ma'am. Nawala sa trabaho ang asawa ko. Wala kami pera ngayon.
dami tayo dito. Sige. Ay nilalagnat ng tatlong araw na kung pwede sana bibigyan natin ng sick leave. Kaya nga po, boss. Gusto ko lang po muna magpahinga. Oh, sige. Pero wala ka ng trabahong babalikan. We'll be right back.
ngayon? Ang hirap po kasi nito, hindi ko maintindihan. Ganto lang yan. Pipilit ko yung maganda. Ay! Tapos, ay! Okay na po pala. Okay, sige. Ganun lang gabi mo ha? Oh, by the way, break na pala. Nakapag-copy ka na. Ay, hindi po. Okay na po ako. Tapos na. Hindi, mabilis lang po. Ay, hindi po. Please, mo po. Okay. Next time ulit ah, pag ikaw laging na eh, alam mo nang mangyayari sa'yo ah. Then sabi ko sa'yo. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Gusto ko po sanang magsakpan ng kaso sa boss ko. Ano po kayang nangyari? Ganto po kasi yan, attorney. Mahigit 5 taon na po ako nagtatrabaho sa Jonox Company bilang isang executive secretary sa isa po sa mga boss. Then, isang umaga, pagkatapos ko po siyang dalhan ng kape, hindi niya raw po ito nagustuhan at bigla na lang po akong tinanggal sa trabaho. Kailan po ito nangyari? Nung isang araw po. Sinubukan niyo po bang bumalik sa kumpanya niyo? Opo, kaso po, sabi daw po kasi ng HR, hiring na sila sa position ko eh. Sinabi po ba ng HR kung paano naging valid yung termination ng trabaho niyo? Hindi po, basta po, hindi na po ako pinapapasok sa company at papakuha na lang daw po yung gamit ko. So, bali ganito po kasi. Hindi po kasi valid ang reason ng termination ng boss nyo na basta na lang kayo tinanggal sa trabaho dahil lang sa hindi nyo nagustuhan yung tinignan yung kape. At sinabi huwag na kayong pumasok dahil wala po itong due process.
Ayon po sa batas, protected po kayo ng Article 279 of Labor Code o Security of Tenure. Hindi po kayo pwedeng basta-basta tanggalin sa trabaho nang walang just or authorized cause, lalo na nang walang separation pay or walang due process na natanggap. Ayon naman po sa Article 282 o Termination by Employer, ito lang po yung mga nasod kung bakit kayo pwedeng tanggalin ng boss nyo. Una, serious misconduct or willful disobedience. Hindi po kayo sumusunod sa superior nyo. Pangalawa, gross and habitual neglect. Ibig sabihin po, hindi nyo na po nagagawa ng maayos yung trabaho nyo at napapabayaan nyo na. Na ito po ay nakaka-apekto sa kumpanya. Pangatlo is fraud or willful breach na. Ito naman is parang nagiging dishonest kayo na hindi kayo nakakatapos or hindi kaya may mga hindi kayo sinasubmit sa trabaho. Pangapat is commission of a crime. Dito naman is nagiging threat kayo sa boss nyo or sa pamilya niya. Five is other causes analogous. Dito naman is madami pang nakikitang dapat na kayong tanggalin ng boss nyo. Either way po, kailangang i-prove na empleyado ka para masabing may unjust termination. At para ma-prove na ito, meron pong fourfold test para masabing may employee-employee relationship kayo. Una is hire. Ibig sabihin, na-hire ka ng kumpanya na yun or hindi kaya ng boss mo. Pangalawa is termination na tinang kaya kang tanggalin ng boss mo or hindi kaya ng kumpanya nyo. Pangatlo is payslip o pagpapasweldo at pang-apat is may control yung boss mo sa means and result na kung paano ka magtatrabaho. Meron po ba kayong mga documents o witness na makakapagpatunay na ikaw ay may employer-employee relationship ayon sa apat? Wala po akong certificate at employment at kaya notice na tinanggal ako sa trabaho. Ngayon nga po nang sabi ko kanina, basta na lang po ako sinabihan na fired na ako at kinabukasan po ay hiring na daw sila. Pero may mga payslip po ako na naitabi. Tsaka yung mga katrabaho ko po, pwede silang witness. Thank you po, attorney. Thank you po. Pagkatapos ng masusing investigasyon, napagpasyahan ng korte na panagutin ng CEO at ang HR ng Jonas Company dahil sa mga nilabag nitong labor acts na isinampa ng dating sekretarya at nung naabuso nitong mga empleyado. Nahaharap sa mga kaso at danyos na may 10 taong pagkakakulong alinsunod nito na wala ng lisensya at ipinasara ang gusali upang hindi na muling makapambiktima ang nasabing kumpanya. That's all? As far as no, blah, blah, blah. It's a f***ing budding. Ma'am, we have a young. That's all? As f***ing ba talaga to? Ba't mukhang budding? Ma'am, we have that action. No. You are action. No. Oh, yung conviction mo. Ma'am. Ate yung sigaw mo. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay,
edad. It's alright.